27 years na ang karelasyon ni Gretchen Barreto ang kanyang live-in partner na si Tony Boy Cuanco. Bago nakarelasyon ni Gretchen si Tony Boy, ay may mga lalaki noon na na-link sa aktres. At kahit magkarelasyon na sila, ay may mga lalaki pa din na na-link sa kay Gretchen. Sino-sino sila? The Philippine Showbiz List presents mga lalaki na na-link kay Gretchen Barreto. Aga Mulak. Na-link si Gretchen kay Aga noong baguhan pa ito sa showbiz. Para kay Gretchen, isa lamang teenage romance ang namagitan sa kanila ni Aga. Wala mang kumpirmasyon mula kina Aga at Gretchen kung naging magkarelasyon niya sila ay may mga usap-usapan na nag-date noon ang dalawa. Sa isang interview noon ay pabirong sinabi ni Gretchen na may kissing scene siya kasama si Raymart Santiago sa isang pelikula. Si Raymart ay asawa pa noon ng kanyang kapatid na si Claudine Barreto. Pabirong sinabi ni Gretchen na nakaganti na siya kay Claudine. May pelikula noon sina Aga at Claudine kung saan may kissing scene din ang dalawa. Joey Loizaga. Si Joey ay anak ng basketball legend si Carlos Loizaga. At si Joey din ay isang professional basketball player rin noon. Naging team niya ang Ginebra San Miguel, Magnolia, Shell, Alaska at Swift. Nagkakilala sila ni Gretchen na maging news nila ito ng isa sa mga team niya noon. Ayon pa sa isang guesting niya sa Gandang Gabi Vice, madalas daw present si Gretchen sa mga laro ni Joey noong nasa Ginebra pa siya. Naging magkasintahan daw sila ng almost 10 years, ngunit may mga chismis din na naging live-in partner sila noon. Bong Revilla. Sa set ng pelikulang Ako ang Katarungan, nagsimula ang affair nila Gretchen at Bong. Noong mga panahong yon, ay kasal na si Bong kay Lani at may tatlo na silang anak. Si Gretchen naman daw ay boyfriend noon si Joey Loizaga. Ayon kay Gretchen, ay tumagal ng 4 na buwan ang kanilang relasyon hanggang magdesisyon si Bong na bumalik kay Lani. Mula noon ay naging magkaibigan sina Gretchen at Bong. Humingi na din ng tawad si Gretchen sa kay Lani at binigay naman daw ito ni Lani. Taong 2007 na nagka-issue sina Gretchen at Lani nang banggitin ni Lani sa media na ang Christmas wish niya kay Gretchen ay sana pakasalan na siya ng partner niyang si Tony Boy. Na-provoke si Gretchen sa sinabing ito ni Lani. Ayon pa sa isang interview, sinabi daw ni Gretchen na a wedding and marriage are two different things. What I have with Tony is a marriage. A marriage is a commitment between two people. What Lani has with Bong is a wedding. Bong's infidelity is not something beautiful. Lani said she has 6 beautiful children with Bong. She shouldn't forget that Bong has 7 beautiful children. Nasangkot pa ang manager ni na Bong at Lani na si Lolit Soli sa issue. Ayon pa kay Lolit, hindi ko alam kung ano yung hindi niya malimutan kay Bong. Yung iba namang naging girlfriend ni Bong, hindi naman nagsasalita. Dahil dito ay nakisali na din si Tony Boy sa issue. Ayon sa source ng PEP ay pinakiusapan ni Tony Boy si Lolit na tigilan na ang palitan ng mga maanghang na salita laban nila ni Gretchen. Sinabihan naman daw ni Lolit si Tony Boy na titigil siya kung titigil na din si Gretchen sa pagpapasaring kay Lani. Nakausap din ni Gretchen si Lolit at sinabi nitong sa lahat daw ng tao sa showbiz, si Lolit lang ayaw nitong makaaway. Hindi nalaman ng publiko kung ano pa pinag-usapan nila Tony Boy at Lolit, pero ayon kay Lolit ay dito niya napatunayan na mahal nga ni Tony si Gretchen kasi nilunok nito ang pride niya para kausapin si Lolit. John Estrada. 14 years ago naman ang malink si Gretchen sa actor-host na si John Estrada. Noong June 6, 2007, ang showbiz site na PEP ay ang unang nag-post ng isang picture ni Gretchen na komportable na kasama si John Estrada. Ang ulat ay may banner headline na photo of Gretchen Barreto and John Estrada, kissing floods the internet. Base sa makikita sa photo, komportable nakaupo sa couch ang dalawa at naghahalikan. Ang imahe na ito ay ang simula ng pinag-usapan sa cyberspace at sa mga balita ang ugnayan ni John at Gretchen at binansagan ng insidente na ito na kiss scandal. Ito ay nagsimula sa birthday party ni Rufa May Quinto na nag-viral ang kanilang halikan. Nag-sorry naman agad si John at ang sabi niya na magkaibigan daw talaga sila ni Gretchen kaya wala daw mali siya yon.
Dagdag pa niya, sorry daw dahil marami daw ang nasaktan sa malisyosong larawan kaya inaako niya ang kasalanan at nagsisisi daw siya dahil rito. Dala lang daw ng kalasingan ang lahat na nangyari at sila ay nag-e-enjoy lang sa party. Sabi pa niya, matagal na silang magkaibigan ni Gretchen simula pa noong 90s at huwag daw husgahan si Gretchen dahil napakabait daw tao nito. Tumanggi si Gretchen na magbigay ng statement sa isyung ito. Noong June 17, 2008, ang manager ni Gretchen at malapit na kaibigan na si Boy Abunda ay nagsalita sa isyung ito sa showbiz talk show na The Buzz. Kinumpirma ni Boy na ang picture ay authentic at ito raw ay kinunan niya during sa birthday party ni Rufa May Quinto. Nang mangyari ang issue na ito sa pagitan ni John at Gretchen, ay karelasyon na ni Gretchen for 13 years si Tony Boy Cuanco at may isa na silang anak. Umalis ng bansa ang pamilya ni Gretchen noon para samahan ang kanyang karelasyon si Tony Boy magpa-opera sa Amerika. Ang desisyon ni Gretchen na iwan ang bansa noon at ang pananatiling tikom ni John tungkol dito ay nakatulong noon na mamatay ang issue. Dodi Puno. Usap-usapan naman noon na madalas mag-kiss at mag-date sa mga pampublikong lugar sina Gretchen at Dodi Puno, na kapatid din ng former Interior Secretary Ronaldo Puno at former ABS-CBN News and Current Affairs Attorney Ricardo Dong Puno. Si Dodi Puno din ay former Executive Director ng Department of Public Works and Highways Roads Users Tax Board. Hindi lamang daw halikan ang nangyari sa dalawa, inalok pa daw ng kasal ni Dodi si Gretchen. Madalas din daw maging bisita si Gretchen sa mga salo-salo ng pamilyang Puno. Nagtagal din ang usap-usapang ito ng ilang buwan hanggang sa pumutok ito sa mga pahayagan noong unang linggo ng February 2008. Sa kabila ng mga chismis na ito, hindi na rin gan si Tony Boy ng anumang masakit na salita laban kay Gretchen. At hindi naniwala ang mga nakakilala kay Tony Boy na nag-dialogue daw ito kay Gretchen ng "If you want to leave, go, but Dominic stays and you leave as you came." Noong February 17, 2008, sa isang TV and public appearance ni Gretchen, pinabulaanan din niya ang ganitong ultimatum. Pero ayon sa mga malalapit kay Dodi, totoo daw na inalok ng kasal ni Dodi si Gretchen. Matatandaan na kasal pa rin sa papel si Tony Boy Cuanco kay Dennis Yabut. Ngunit hindi legally separated si Tony Boy kahit 15 years na silang hiwalay ni Denise. At matagal na rin silang nagsasama ni Gretchen na nagkaroon pa nga sila ng isang anak na si Dominic. Ayon sa mga close kay Gretchen, gusto daw talaga niya maikasal sa mga panahon na yon, kaya daw ito ang rason na na-attract siya kay Dodi dahil nag-dare itong alokin ng kasal si Gretchen. Ngunit ayon sa panayam noon sa mga close kay Dodi at sa pamilya nito, style na daw talaga ito ni Dodi na mag-alok ng kasal at sa huli, hindi naman tutuparin. Ricky Yabut. Noong February 10, 2008, nakita sa isang upscale resto bar sa Nuvo sa Greenbelt 2 Makati City si Ricky Yabut at ang date nitong si Rachel Ann Wolf. Ngunit ng gabi rin yon, nakita rin daw si Ricky nakahalikan si Gretchen Barreto. Si Ricky ay brother-in-law ni Tony Boy. Kapatid nito, si Denise Yabut, asawa ni Tony Boy na noon ay hindi pa naghihiwalay legally kahit mahigit na 15 taon nang hindi nagsasama. Kaya nga't brothers-in-law pa rin ang tingin ng lipunan kina Ricky at Tony Boy. Si Ricky noon ay sa mid-40s, katamtamang height, medyo maitim at gwapo. Si Ricky ay kasal kay Sita Revilla, ang pinakabunso sa magagandang anak ng veteran actor na si Armando Goyena. May dalawa silang anak, sina Nikki at Chelsea, na parehong teenagers noon. Sinasabing napaka-good-looking couple, sina Ricky at Sita, at bagamat sila ay hiwalay na, sila raw ay nanatiling magkaibigan. Si Rachel Ann Wolf naman ay isang hip-hop, R&B, jazz at pop singer. Naging artista siya panandalian at naging binibining Pilipinas Miss Young International. Anak siya ni Annie Brazil, ang tinaguri ang Queen of Jazz dito sa Pilipinas, at half-sister siya ni Richard Merck, ang kinikilalang Prince of Jazz. Magkakilala ang tatlo, sina Gretchen at Ricky, dahil kamag-anak ni Tony Boy by marriage si Ricky, si Gretchen at Rachel Ann, dahil friends ang dalawa nung bata-bata pa sila. Ayon sa report noon sa naturang bar, may pagkakataong umalis muna ng ilang minuto sa table nila si Rachel Ann.
Pumunta daw ito sa restroom at habang wala si Rachel Ann sa table, biglang lumapit si Gretchen kay Ricky at naglambing umano ng hustos na lalaki. Hinahawakan daw nito ang mga kamay at mukha nito. Dagdag pa sa report na humihikbot pa ito sa mga tenga at bigla daw hinalikan ng mukhang lasing na si Gretchen si Ricky na gumanti din ng halik. Hindi nga lang daw agresibo ang paghalik ni Ricky sa partner na kanyang bayaw kung ibabase sa body language nito. Pagkatapos ng insidente sa birthday party ni Senator Jinkoy Estrada sa Blue Leaf Events Pavilion sa McKinley Road, Fort Bonifacio, Taguig City, naroon sina Gretchen at Tony Boy. Dinagsa agad sila ng mga press ngunit umiiwas naman si Tony Boy sa mga tanong. Pero si Gretchen ay masayang sagot ng sagot sa mga tanong. Ayon sa isang magazine reporter, iniwas si Tony Boy si Gretchen palayo sa press nang papunta na ang mga tanong sa personal na mukhang papunta na rin sa kwentong Dodi Puno. Habang nasa party, kapansin-pansin ang pagtitable hopping ni Gretchen at ang pakikipagsayaw nito sa ibang guest at DIs na naroon. Di na raw halos ito bumalik sa mesa nila ni Tony Boy. Paano naman, sabi ng ilang reporters, naroon sa table ni Tony Boy ang kapatid nitong si Choi Cowanco at ilang Revilla sisters. Kasama na rin si Sita Revilla Yabot. Nakikita sa mga katabing mesa ang pag-iyak ni Sita habang tila may kinikwento kay Tony Boy. Nang lumaon, dahil matagal at paulit-ulit ang pag-uusap nila, naulinigan na rin ang ilang naroroon na nagsusumbong di umano si Sita tungkol sa pangyayari. Inirereklamo raw ni Sita ang ginawa ni Gretchen kay Ricky sa Novo. Nang malalim na ang gabi, ayon na rin sa press, inaway-away daw sila ni Gretchen nang nagtangka silang kuna ng litrato ang kanyang partner na lasing na lasing na. Dagdag naman ng ibang guest, nag-away din daw ng matindi sina Gretchen at Tony Boy ng gabing yon na mag-uuwian na. Ngunit sa kabila ng mga nangyari na natiling magkasama pa rin sina Tony Boy at Gretchen. Atong ang kamakailan lang, noong August 2021, nag-viral ang isang video kung saan magkasama sina Gretchen at ang businessman na si Atong Ang sa isang sabungan. Sa naturang video, ang aktres ang tinutukoy na may-ari ng panlaban na si Lady Tiger. Kita naman na si ang naging handler ng manok sa isang laban. Ginanap noong July 30, 2021 ang naturang event na 12 Stag Derby. Ayon sa video na kuha mula sa WPC 2029 kung saan live na papanood ang sabong, may nag-comment pa nga sa naturang video na relationship goals daw sila. October 2019 naman ang itanggi ni Atong Ang na may relasyon sila ni Gretchen. Dati na daw sila magkasosyo sa negosyo, kabilang na pag-ooperate ng kasino at sabungan, kaya ito din ang dahilan na madalas silang pagkikita. Naging issue din noong November 2020 ang pagbisita nila sa Iloilo para magkipagpulong sa mga sabong operators doon na isang paglabag sa health protocol. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!